Hi guys, welcome back to my channel. Alright, dito ang pag-uusapan po natin ngayon kasi nagkaroon po ng ng shareholders meeting at may sinabi po sila tungkol sa profitability. Okay, pag-usapan po natin, no? Alright, ang sabi po sa balita, no? Dito says profitability target is end of 2028. Ibig sabihin, by 2028, kikita na si Dito, no? Okay, hindi na siya negative. Okay, ayan. So, ang sabi po dito, ayun nga po, nung annual stockholders meeting, ayan, sabi po ng president ng Dito na magiging net profitable na si Dito by end of 2028. And magbe-break even na raw ang kanilang EBITDA by 2025. Again, take note, no, of the keyword, plan. Plano. Okay, and EBITDA. EBITDA po, no, ang pinag-uusapan po, no. Okay, hindi po net income, EBITDA po, before depreciation, amortization, before taxes and interest po, no. Okay, which is ang sabi nila Charlie Munger, ay ito ay BS earnings. Okay, kasi totoong gastos mo ang mga ang mga depreciation and amortization, taxes and interest, no. Kaya dapat daw po, sabi nila Charlie Munger, dapat net income ang pinag-uusapan po natin, hindi EBITDA. Wag daw po tayong titingin sa EBITDA, sabi nila Charlie Munger, kasi ang mga ito, interest, taxes, depreciation, amortization, lahat po yan ay totoong expenses na dapat pong kinoconsider po natin. Well, anyways, ang ibig ko lang pong sabihin po, no, ang sabi kasi by 2025 break even na, and by 2028 ay profitable na. Guys, projection po ito, projection ng management. Pag sinabi pong projection, optimistic estimate, optimistic, hopeful. Kaya nga sabi nila, hope. Ayun o, ayun o. Ay, plan. Plan pala, hindi hope. Okay, sorry. Ayan. So, hope po ito. Yan ang plano po nila. Ang ibig mong sabihin, no, kailangan niya magdagdag ng allowance kasi ito ay pangarap lang po, projection lang po ito ng management, na ang keyword ay sana, sana by 2028, profitable na tayo. So, ibig sabihin, magdagdag ka pa ng ilang years bago maging katotohanan yan. Baka nga ang realistic niya, magdagdag ka pa ng 5 taon kung sinuswerte. So, we are looking at 2033. Ang tagal pa po niyan. 10 taon. May mga naipit po ba sa inyo sa Dito? Alright, sana wala naman po sa mga viewers ko naipit sa Dito, no? Okay. Ayan. And then, pagkatapos po nilang maging profitable, ito po yung susunod. Meron po silang bundok-bundok na utang na kailangan bayaran. Guys, naliligo po sa utang ang Dito. Grabe po, parang bundok na pagkatastas ang utang po ni Dito, no? So, hindi ko po alam paano po ang mangyayari po dyan, no? Okay. And by that time, no, 2033, bago po sila maging profitable, no? Eh, ano na nagawa ng Smart and Globe noon? Ang dami na po nilang advantage na idagdag, no? Kumbaga ito si Dito, no, grade 1 pa lang ang pinapasok po nito, elementary pa lang. Si Smart and Globe ay college na. By 2033, may PhD, mga doktor na, na PhD degree na po si Smart and Globe. Ayun po, no? So, para po sa akin po, no, again, para po sa akin lang po, humble opinion ko lang po, hindi pa po investable si Dito po. Today, ang dami pong problema ang papasukin po ninyo. Sakit po sa ulo ang papasukin po ninyo. Ang dami-dami pong choices ngayon na stock, puro profitable. Today, profitable na. Today, nagbibigay pa ng dividends. Today, bakit ka magtsatsaga sa company po na yan, sa stock po na yan? Marami pa pong iba. Okay, ayun lang naman po ang message ko. Again, disclaimer lang po, no, lahat po ito'y opinion ko lang po. Please do your own research bago po kayo gumawa ng any investing decision. Thank God for another day, another video. Please like, subscribe, share, hit the notification bell, at mag-comment lang po. Nami-miss ko po kayo lagi. Alright, happy investing guys. Bye-bye.